Kue jelo. Thank you. Magandang gabi, welcome sa ating School of the World. And kamusta ang Valentine's mo? Eh, sana lahat may lobo. And siguro may mga nakatanggap o may nagbigay ng mga chocolate, mga flowers, may mga kinilig, meron din naman mga nasaktan. Hindi ko alam kung sino yun, ha? Tahimik lang ako. Yan. Siguro may mga maraming kasama, meron din naman mga nag-iisa. Kasama yung inaanak niya. Kasama yung inaanak niya. Ang mahalaga ay magkakasama tuloy tayo ngayon sa ating School of the World para makausap na naman natin ang true love. Ang true love na si Jesus. Okay? May gustong sabihin si Jesus sa atin ngayon. Ano kaya yun? Buksan natin ang ating mga puso at isipan para matanggap kung ano yung nais niya sabihin sa atin. Naalala niyo pa ba yung huling School of the World natin? Kailan yun? Last Friday. Sino nagbigay ng guidelines? Si Ate Deng. Si Ate Deng. Ano yung gospel natin? Last Friday of Marcos 8. Ano yung nangyari doon? Ano yung kaganapan? Balintes na naalala eh. Nakalimutan na yung mga nangaraan. Pinagaling yung? Ayo. Pinagaling yung? Bingi sa pipi. So, bingi siya, tapos bibi pa siya. Pinagaling siya ni Jesus. Anong ginawa ni Jesus para pagalingin siya? Hinawakan yung tenga. Tapos, yan. Dumurak pa si Jesus, ano? Tama ba? Hinawakan din yung labi. Ay, yung bibi. Hindi na. Oo, at sinabi. Ano yung sinabi? Pasok mo kayo, Epata. Okay. Open for, pasok mo kayo. Ayan. Pasok mo kayo. Baka makikilamay muna. Oo. Ayan. So, isama natin pala sa dasal yung lolo nila Justin. No? Nila Santay. Dahil, ayun, nauna na siya sa atin. Kaya siguro wala yung ibang kabataan dito. Dahil nakikilamay. Ayan. So sabi ni Jesus, Epata, be open. Ngayon din, buksan din natin ang ating tenga. Sarangin muna natin yung mga bibig. Mamaya tayo magbubukas ng bibig sa shading. Ang mahalaga, buksan ang ating tenga para marinig si Jesus. Ngayon, may pinagaling ulit si Jesus. Tuloy-tuloy yung pagpapagaling niya. Dito sa linggo na to, sa ating series. Dahil next week, just for you to know, meron na tayong bagong series. Diba? Hello, ayan. Kung merong series 1, season 1, ayan, next season week, pupunta na tayo ng season 2. Ayan. Bakit season 2 na tayo? Kasi yun ang tinatawag na Lenten season. Ayan. So, makikita nyo kulay violet na yung suot ng mga pari sa simbahan, yung mga design. Lenten season na. Papasok tayo doon season 2. Pero, tapusin muna natin itong season 1. Puro pagpapagaling yung ginagawa ni Jesus sa kanyang ministeryo. At ngayon, magpapagaling ulit siya. May kita natin ang passage sa Mark 8. Mark chapter 8, verse 22 to 26. Sinong nais magbasa? Mark 8, 22 to 26. Since meron tayong guest ngayon, baka pwede natin siyang anayahin kung magbasa ng salita ng Diyos.
Kuya Sherwin, nandito? Pwede nandito. Mark 8, verse 22 to 26. Ang pagpapagaling sa isang lasinggero. Ay, hindi pala. Hindi ko ba? Ating laseng. Hey! Pinagpapicture ako nun, ha? Na-record. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Pagdating nila sa Bethsaida, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakiusapan nilang hipuin niya ang taong ito. Inakay niya ang bulag at dinala ito sa labas ng bayan. Matapos duraan at takpan ng mga mata nito ng kanyang kamay, tinanong ni Jesus, "May nakikita ka ba?" Tumingin ang lalaki at sumagot, "Nakakakita po ako ng mga tao na parang punong kahoy na naglalakad." Muling inilagay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata ng bulag. Sa pagkakataong ito, tumining mabuti ang bulag. Nanumbalik ang kanyang paningin at nakakita na siya ng malinaw. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maaari ka nang umuwi. Huwag ka nang bumalik sa bayan." Mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat, Kuya Sherwin. Ayan. So, makikita natin dito ang pagpapagaling sa isang lalaking bulag. Sino ba dito ang bulag? Bulag sa pag-ibig. Sabi nga nila, di ba, love is blind. Bakit nasabi ng mga tao na love is blind? Kasi pati mamahal ka, sabi nila, nagbubulag-bulagan ka na sa katotohanan. At tingnan natin kung ano pang pwede natin alamin sa salita ng Diyos. Para mas maintindihan natin ito, isa-isahin natin yung bawat salita o yung bawat verse. Si Jesus ay bumabiyahe na naman. Saan siya pumunta? Sa Bethsaida. Mahilig bimahe si Jesus. Traveler siya. Missionary talaga. At may dinala ang mga tao sa kanya na bulag. Kung makikita natin dito, hindi yung bulag yung kusang pumunta kay Jesus. Kasi mahirap yung bulag na siya, di ba? Kailangan niya ng mga taong tutulong sa kanya para makapunta at makapagpagaling kay Jesus. Mapapaisip na lang din tayo. Sino ba tayo sa mga karakter dito? Tayo ba yung bulag? Ano ba yung bulag natin? O tayo ba yung mga tao na dadala ng bulag kay Jesus? Tinutulungan ba natin yung iba na hindi nakakakita ng tama? Not necessarily physically, but spiritually speaking, na hindi nila naintindihan kung sino ba ang Diyos, ano ba ang Diyos. Dinadala ba natin sila sa Diyos? Pagkatapos, inakay niya ang bulag at dinala ito sa labas ng bayan. Habang pinagdarasal ko ito, merong salita kasi sa English, "He took him by his hand." So parang ang feeling ko dito, naalala niya nung nag-pre-Valentine's mini concert tayo. Di ba, nagkaroon ng sayawan? Hey, nakasayaw ba kayo nun? Nasaya mo ba? Yeah. Ayun, di ba kapag ka magsasayaw ka, iapot mo yung kamay mo. Tapos binigyan mo ng piso. Binigyan ng piso. Yeah. Na-imagine ko si Jesus, ginawa niya yung kamay ng bulag. Tapos, pumunta sila sa isang lugar. Na sila lang. Silang dalawa lang. At doon, pinagaling niya yung bulag. Pero, nakakapagtaka. Dahil, sa unang attempt ni Jesus na pagalingin yung bulag, nung tinanong niya, "May nakikita ka na ba?"
tumingin yung lalaking bulag. Sabi niya, oo, meron na. Pero nakikita ko yung mga tao, parang punong kahoy naglalakad. Parang punong kahoy. Sino ba dito yung punong kahoy? Siguro yung turaan ni Jesus ng bukayan. Tinuraan daw ni Jesus eh. Parang dun sa binig at sa pipere na tinuraan din ni Jesus. Ano kaya meron sa turaan ni Jesus? Very powerful. Kaya inulit ni Jesus. Nilagay niya ulit yung kamay niya sa mata ng bulag. At sa pagkakataong ito, ayan na. Tumingin mabuti ang bulag na numbalik ang kanyang paningin at nakakita na siya na malinaw. Malinaw na ang kanyang pagtingin. Hindi na siya bulag. At hindi na puro-punong kahoy yung nakikita niya. Napakaganda dahil kung ipapasok natin yung sarili natin sa tao na ito na bulag, makikita natin yung sarili natin na ganun din yung ating proseso sa buhay. Madalas, tayo ay nabubulag din. Hindi natin nakikita ang tama. Tayo ay bulag sa katotohanan. Tayo ay namumuhay sa fake news. Naniniwala ka ba sa fake news? Sipin nyo na lang yung isang salamin, eyeglass. Pahiram ako ng salamin. Sino ba dyan may salamin? Ayan, si Chantal. Ang kanyang high-tech na salamin. Sipin nyo na lang kung yung salamin na to ay kulay pula. So lahat na nakikita ko, pula. Namumula. Si Justin, namumula. Ayan. Si Honey, namumula. Kung itong salamin ko, kulay blue, lahat kulay blue. At kung yung salamin ko ito, malabo, lahat na lang malabo. At kung yung salamin ko ito is sunglass, kulay itim, lahat na lang maitim. Kahit maputi, maitim pa din. Diba? Ganito rin yung ating paningin o pananaw sa buhay. Para tayong may mga kanya-kanyang salamin na sinusuot, na maitim. Kapag maitim yung sinusuot natin, lahat ng bagay masama. Lahat ng bagay hindi maganda. Lahat ng bagay paghihirap. Diba? Kahit kami maganda na nangyayari, feeling mo pa rin, ay hindi maganda yan, ang pangit niya, tingnan mo. Yan, mali-mali siya. Parang hindi mo na nakita yung maganda, lagi na lang maitim yung nakita mo. Kung malabo naman yung salamin mo, ayan, ito medyo malabo. Ayan. Ito hindi mo na nakikita yung katotohanan talaga. Nakikita mo lang is yung kaunti doon. So, ano ba yung salamin mo? Paano ka ba tumingin sa mga tao? Paano mo tingnan yung mga sitwasyon? Paano mo tingnan yung mga bagay-bagay? Binubuksan ni Jesus yung mata natin para ito ay maging malinaw at makita natin yung katotohanan as is, tulad ng katotohanan. At isa itong proseso, hindi naman ito biglaan na nangyayari. Yung pagbabago ay isang proseso. Para mas maintindihan natin ito, let me give you an example. Since Feb-Ibig ngayon, mag-share ako ng example ng aking Feb-Ibig. Secret lang natin to, ha? Huwag niyo upload yan. Ayan. Naalala ko, 11 years ago, nung ako ay bata pa. Dahil bata pa ako, dahil bata pa ako. Ayan. Ako ay 17 years old. Naalala ko yon, February 14, 2012. Pumunta ako ng Intramuros. May nag-aabang sa akin doon. Umupo kami sa isang lugar.
At nagulat na lang ako dahil may ibinigay na letter sa akin. Wow, ano to? Tapos, may design-design pa yung pangalan ko. Sinulat ko, Jello Ace. Alam daw ako, Jelly Ace. Ang tamis. May design-design pa. Tapos, nung binuksan ko, may mensahe tungkol sa akin. Of course, ito naman si kuya mo, Kilig. Ayan. Natuwa ako nun. At I guess, yan tama, totoo. Yun yung first time na nagkaroon ako ng ka-holding hands. Matagal ko na talaga crush yun. Hindi ko alam, crush din pala ako. Ayan. Na-crushback ako. Ikaw na crushback ka ba? So, nagkatuluyan kami. Minsan sinasamahan ko siya, minsan siya gumagala. Punta kami sa iba't ibang lugar. Alam mo yung pakiramdam, parang nasa langit. Di ba? Kaya naman ba yun? And then, parang ayaw mo nang tumigil yung panahon. Para bang gusto mo na mabuhay doon forever. Para bang makasama lang siya, sapat na. Pagkatapos ng ilang mga araw, nagbago ang lahat. Bigla na lamang siyang nanlamig. Na kahit sobrang init ng araw, ang puso ko'y nagiginaw. Bigla na lamang siya hindi nagchat-chat. Bigla na lamang hindi nagte-text. At bigla na lamang hindi mo makita sa school. Saan na kaya siya napunta? Ano na ang nangyari sa amin? Hindi ko maintindihan ang mga bagay-bagay. Nais kong malaman ang dahilan kung bakit, pero hindi ko malaman naman. Of course, nalungkot ako nun. Sobrang lungkot ko nun. Isang bagay kasi na naghiwalay kayo. Ibang bagay naman yung hindi man lang kayo naghiwalay at di mo alam kung bakit, ilan na lang nawala. Yun yung mas masakit. Diba? Ngayon, may tawag na tayo doon ngayon eh. Tawag doon, ghosting eh. Kumukomment eh. Nalala ko. Nagtry ako maganap ng dahilan. Pero, para bang siya na yung lumalayo sa akin. Kaya hindi ko na pinagpilitan ang sarili ko. Dahil wala naman akong espasyo para sa kanya. At yung kalungkutan ko na yun, yung sakit na yun, binulag ako. Yun na lamang yung nakikita ko lagi sa buhay ko. Yung sakit na binaliwala. Yung sakit ng pinabayaan na lamang. Yung sakit ng hindi man lang karapat-dapat bigyan ng rason. Para ka na lamang isang basurang tinapon na lang pagkatapos magamit. Yun yung sakit na nararamdaman ko ng panahon na yan. Kaya nabulag ako sa dulot nito. Kaya bumalik ako dun sa aking addiction ng paglalaro ng time na yan. Pinabayaan ko na yung pagdodota, addict kasi ako din natin. Pinabayaan ko na yun, sabi ko. Okay na yan. Pasado na ako dyan. Pero dahil sa sobrang sakit, naghahanap ako ng mga bagay na makakapagpatanggal ng sakit na yun. Kaya bumalik ako sa paglalaro. Pero hindi pa rin sapat yun. Kaya
Sinumubok na naman ako ng mga ibang bagay, ibang gawain. Upunta ako sa bar, may bibilyards minsan doon. Tapos may kasama bote. Bote ng ketchup na kasi may french fries. Pakayos lang pala eh. Kasi may kasama na rin gumubol ng tubig. Spray. Lama na yun. Ayan. Uso na din pewa na. Tapos nakita ko na lang yung sarili ko na laging lutang, nakatingin sa langit. Iniisip siya. Tapos isang beses pa uwi ako, sabahay ako ng jeep. May nakita akong stick. Bumili ako ng stick. Stick o. Masarap kasi. Yun yung stick na sinisindihan. Sinubukan kong sindihan. Hindi naman yung pinipitik na gano'n. So sumakay ako dun sa harap ng gym habang may umuuso. May mana kasi yung jeep kaya mana kasi yung usok. Sa pangbutyo. Tama na yun. Ayan. Nabulag na talaga ako sa sakit na kung ano-ano na yung ginagawa ko sa sarili ko. Para lang matanggal yun. At hindi ko na nakikita yung mga ibang bagay. At sakto, dahil palalapan ng palalapan yung mga nangyari. Parami-parami yung mga masasamang bagay na sinubukan ko. Sakto. Ang taon na yon, may naglakas loob na dalhin yung bulag na to kay Jesus. Sakto, 2012. Hindi ko makakalimutan yun. Yun yung taon na kilala niya na siya, si Ma'am Rage, yung counselor. Malakas ng loob niya para dalhin yung bulag na to. Ako, yung bulag kay Jesus. In-invite na kami dun sa isang activity ng Bell of Day. Kailan yung invite mo? Kami lang. Mga pinili. Actually, hindi nga ako pinili nun eh. Alam mo yung kwenta doon? Pinili ni Ma'am Rex yung pinakamagagaling na estudyante sa klase. Siyempre, hindi ako kasama doon. Diba? Tapos yung top one, si Harvey. Tropa ko kasi yun. Kaya in-invite niya ako, pero sama ka nga. Ano ba meron doon? Hindi ko alam. Basta may merienda daw. Okay, sige. Punta tayo dyan. Ayan. So, and the rest is history. Ayan. And then, unti-unti. Hindi naman biglaan eh. Parang ito na, proseso. Trust the process eh. Unti-unti pinuksan ni Jesus yung mata ko sa tunay ng pag-ibig. Pinakita niya sa akin na may nagmamahal naman talaga sa akin. Na hindi ako nag-iisa. Na ako ay mahalaga. Na hindi ako basura. Na ako ay importante. Na ako ay kamahal-mahal. Unti-unti niyang pinakita sa akin kung sino ba talaga ako at ano ba talaga ang pag-ibig. Hindi biglaan. At dahil doon, naging mas masaya na ang buhay ko. Hanggang sa dumating na yung hindi ko na maiwasan na ipagkalat yung pagmamahal, yung pagbabagong ginawa ni Jesus sa buhay ko. Kaya in-invite namin yung mga tropa namin. Ayan, in-invite namin si Mix nung una. Tapos si Kuya Sherwin mo. Ayan, nandito ngayon yan, prutas. Prutas ng isang bulag. Binigyan ulit ni Diyop, ni God ng ano, tamang paningin. And then dumating yung point na, ito na nga, 2 years after, sumali ako ng competition sa school, sa buong College of Engineering. Ang daming tao, parang mga 500 na estudyante. Hindi. In-import pa nga kita dun eh.
Ang pangalan ng competition, Mr. Pogi. Mr. Pogi Wei. Sir Pogi Wei. Inimport ko si Sherwin para matulungan ako. Doon sa Mr. Pogi Wei, daming tao, 500. Nagulat na ako, may tumintili nung pumasok na ako. Tinawag niya yung pangalan ko. May tumintili. Tapos may malaking poster. Malaking poster. Yan, laki. Hashtag Jello Pogi. Agin. Ayan. Alam niyo ba sino yun? Sino? Yun yung babaeng pinagpento ko sa inyo. May nag-go sa akin. After 2 years. Ang balik. Pero ako, kontento na ako sa buhay ko. Nag-thank you na lang ako. Thank you at sa support. Salamat. Yun yun. So, okay na kami. Okay na kami. Ayan. And then, February 14, 2014, 2 years after, naalala ko din. Yun yung time na nag-preach ako about love. Hindi ko na maintindihan kung ano pa yung love. Para ako itong bulag na nakakita ng punong kahoy. Ano ba yung love? Kaya kung ano naman lang yung preach ko dun. Pero, tinanim niya yung tanong sa puso ko. Ano ba yung love? Kaya unti-unti na akong natuto ano ba talaga yung love. Then after 11 years, ito na nga. More and more, my eyes are clear to see what is true and to see what is love. Masaya ako sa buhay ko, contento ako. Of course, maraming challenges, maraming problema, but I confront them with faith, with strength that is coming from the Lord. Sinasabi sa atin ni Jesus, tulad na sinabi na sa bulag, huwag ka na bumalik. Huwag ka na bumalik dun sa lugar na yun. Maaari ka na umuwi, huwag ka na bumalik sa bayan. Ibig sabihin niya dito, sa last part ng passage, huwag ka na bumalik dun sa dati mong pag-iisip at pananaw nung nabulag ka. Buksan mo na yung mata mo. English is awakening. Ito yung awakening experience mo. Huwag ka na matulog ulit. Huwag ka na mabulag. Ikaw, ano yung experience mo na nabulag ka? Dahil sa sakit. Nabulag ka dahil sa mga iba't ibang mga bagay. At paano binubuksan ng Diyos yung mga mata mo, yung pag-iisip mo, para makita yung katotohanan. Yung katotohanan ng mahal ka niya. Yung katotohanan na kaya mo yan. Yung katotohanan na mahalaga ka. At mas marami pang mga bagay ang mangyayari. Magagandang mga bagay ang mangyayari sa buhay mo. Magtiwala ka lang. Magtiwala tayo sa Diyos. Magpatuloy tayo. Huwag na tayong bumalik sa mga masasamang gawain noon. Nung nabubulag pa tayo. At tulad ni Mang Bridge, tulad ng marami pang mga tao, dalhin pa natin yung marami pang mga bulag kay Jesus. Dahil maraming mga nabubulag. Itong mga nakasama natin sa pre-Valentine's mini-concert, hindi lang nagtatapos doon yun. Unti-unti natin silang kakausapin, unti-unti natin silang dadalhin sa Panginoon. I-chat natin sila, kausapin natin sila. Invite natin ulit sila. Itong Sabado, meron tayong follow-up activity na short film. Dali natin sila dito para ma-experience din nila yung pagmamahal ng experience natin sa Diyos. Para makita rin nila yung katotohanan na hindi sila nag-iisa. Amen. Sa ating nga prayer, hindi ko na ipoproject. Kapisado niyo ba yung tanong? Ano yung unang tanong? Basahin muli, dahan-dahan ang passage. Ano yung passage? Marcos 8, 22 to 26. Basahin ng mataimtim. Basahin ng mabuti. Yeah. At tanungin si Jesus, Lord, anong gusto mong sabihin sa akin sa passage na ito? Pwede mo rin pagnilay-nilayan yung tanong na binigay ko. Ipasok mo yung sarili mo dun sa bulag. Ano ba yung bulag na meron ka na hindi mo nakikita?
at paano tinutulungan ni Jesus ikaw para buksan yung iyong mga mata. Pangalawa is, ano yung mensahe mo sa akin? Una yung ano yung nakastrak sa akin at bakit? Pangalawa, ano yung mensahe mo sa akin, Lord? At pangatlo, ano yung konkretong bagay na pwede ko gawin para may sa buhay yung tawag niya sa akin? Nakaroon tayo ng 10 minutes, 10 to 15 minutes na silence. Hopefully, walang lumabas. We can focus sa pag-pray sa time na ito.